Ayan, hello fam. Lalo na po sa mga bag pa lang po sa aking channel, pwede na po kayong mag-like, mag-subscribe at pwede nyo rin pong i-share tong video na to para po sa iba. Ngayon, pag-uusapan po natin yung mga katanungan po ninyo kasi nitong mga nakaraan, marami po, katulad ng mga nasabi ko na po sa aking video, marami pong mga nagpa-friend sa akin. Ang worries ko lang po ay baka pumapuno ang aking friend request o yung mga friends ko sa Facebook, baka hindi na ako makapag- add ulit ng mga bagong ano friend ulit. Kaya pwedeng kung gusto niyo makilala pa ako o kaya masundan yung bawat videos ko, ay meron po tayong mga page at group. Lalagay ko po lahat dito. Ayan, yan po. Pakitingnan niyo na lang po, lalo na po yung mahalaga po kasi yung logo tsaka yung ginamit kong profile picture kasi marami pong mga magkakaparehas. Yan. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na meron po akong isang page na kung gusto nyo po makakuha ng freebie o kaya yung mga ano lang po, pre-love, pwedeng pre-love, pwedeng brand new, depende po sa ilalagay ko. Para po, ito po ay isang parang pinaka-share ko na lang din po para sa mga iba na mga hindi naman po lahat tayo ano, yung maaluan sa buhay. Ayan, baka po gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang, ayan. Dun po sa page ko na Miss Sarah. Ayan, dyan po. Magpo-post po ako dyan ng mga ilang bagay na pwede nyo pa pong mapakinabangan. Pwede nyo akong i-message dyan sa page na yan. At sasagot po ako agad. Ayan, para po makapag usap tayo kung paano ipadadala. Okay. Ayan. So, andito po ako ngayon para sagutin yung mga tanong nyo. Yan. Ayan, dahil makakalimutin po ang iyong mami, ay ginawa na po ako na listahan sa scratch paper. Yan, para wala po akong makalimutan. Ngayon, sa mga kasi po, itong ano na to, itong mga questions na to, meron po kasing mga nag-a-ask ng questions sa YouTube na sa dami po, minsan, pag busy po ako, hindi ko po nasasagot lahat. Pero hanggat maaari po, sinasagot ko po hanggat sa makakaya ko yung mga tanong nyo. Ayan. Pwedeng makita nyo rin dito yung mga itanong nyo sa akin na nasagot ko na. Anyway, para po to sa mga bago pa lang dito sa aking channel. Hello po sa inyo. Ayan. Huwag po kayong, eto po paalala po pala, huwag po pala kayong magagalit sa akin kasi eto pong mga sinasabi ko rito ay ayon lamang sa aking mga eksperyensya dahil sa aking anak, sa mga nababasa ko, napapanood, sa mga research. Ang galing din naman sa kung saan-saan. Ayan. Depende lang po talaga kung talagang medyo kagaya ko na meron mga internet sa bahay. Ngayon para din po ito para makatulong sa iba na mga nat sa probinsya, yung mga walang internet, ganyan, walang mga gadgets. Yung minsan lang napapunta sa computer shop. Kaya ito na po. Huwag na po natin patagal yun. Yan. Ngayon, ilan sa mga tatalakayin po natin ay yung mga characters at behaviors ng isang batang may autism. Ayan. Yung mga nagtatanong po kung ano pong dapat gawin, muli po paalala, hindi po ako eksperto. Ayan. Bahala na po kayo kung maniniwala ko yun. Sa hindi, hindi naman po tayo namimilit dito. Meron po akong mga videos na talagang naka ano bang tawag dito? Specified, ganun. Na, yun. Manakalagay po doon yung mga dapat mong gawin. Ang gagawin nyo lang po, punta lang po kayo sa aking profile sa YouTube at pakiclick nyo rin po ang videos. Nandiyan po. Mamimili lang po kayo pero anyway po, magmula nung nag-vlog po ako tungkol dito sa autism. Sunod-sunod na po yan. Ayan, makikita nyo po sa bandang unahan. Sunod-sunod po yan. Ngayon, dyan nyo po makikita yung mga videos ko. Ayan. Doon po, yung mga way na mga dapat gawin. Ando doon po lahat. Kung ilang taka. Lahat po ng tanong nyo na ando doon, sinabi ko na. Ayan. Para po maka, ano pa po tayo ng mas marami. Ayan. Ay, yung mga pages at groups, nasabi ko na po, ano, yan. Yung mga pages, ay meron po tayong page na may special lab, meron ding ni Sarah, meron ding, anyway, gusto ko po palang ipaalala sa inyo, o ipaalam sa inyo na ako po pala ay nag-distributor na ng Relief Products. Ayan, kasi
Ako po ang isa sa mga maraming nakukonsumo ng produkto na ito, kaya nag-decision po ako na maging distributor na lang. Ngayon, kung interesado po kayong bumili ng mga Relig products, pwede nyo rin po akong i-message alinman sa aking mga page group at FB account. Ayan, message nyo lang po ako at huwag po kayong magtataka kung medyo pricey po siya kasi iniiwasan po natin yung mga fake. Ayan, nakabili na po kasi ako niyan at masasabi ko sa inyo na malaki talaga ang pagkakaiba. Ayan. Kasi mahal po siya, kaya mas maganda kung hindi naman tayo mapa-fake. Masyado po naman tayong matatalo, diba? Napakamahal po kasi ng produkto na to. Pero worth it naman po. Ganun po talaga eh. Ayan. Ngayon, dun sa mga nagtatanong kung ano-ano na yung mga ganap sa anak ko, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ko rin po kayo bobulahin. Sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa niya sa ngayon. Ayan. Ang anak ko po ay, kung dati, ay hindi nagsasalita. Meron pa ilan-ilan lang. Pero ngayon, ang napuna ko sa kanya, yung pagka meron siyang naririnig, nag-uumpisa na siyang gumaya. Ganon. Kasi ang edad ng anak ko ngayon ay... Ayun, 2 years and 6 months. Ayan. Medyo kulang pa rin talaga. Kaya kailangan talaga ipa-therapy. Ganon. Kaya lang, sa panahon ngayon, ang mga therapy daw po ay online. Ayan. Masyado pong pricey din ang therapy. Kaya parang... dadalawang isip po ako kung i-online kasi ang sabi po nila, yun nga, nasabi ko na rin sa mga huli kong video na kung ano lang po ang available sa bahay, yun lang ang ginagamit. Hindi kagaya ng pagka nasa mismong klinika nila, kumpleto sila ron. Yun po, ang parang nanghihinayang ako kagaya ng mga nangyayari ngayon sa mga online, di ba? Iba pa rin yung face-to-face, kaya iniintay ko pa po. Pero kung medyo matatagalan, pag-iisipan ko rin po. Ayan. Kasi mahalaga yung maano niya yung gap na kanyang pagiging date, kailangan mapuno yun talaga. Yun. Hindi ko lang makalimutan sabihin. Tsaka nga po pala, meron na rin po siyang mga sounds na ginagaya sa TV, katulad ng pag nagpapaandar yung kotse, yung kung paano yung sounds ng umaandar na kotse, ginagaya niya na rin. Tapos, mas nadagdagan pa yung pagiging playful niya. Tapos, ano pa ba? Yung kanyang eye contact, masyado nang marami ngayon. Parang sa typical na bata na, ayan, marami na siyang eye contact. Tapos, marami na rin siyang mga, sa ngayon, ang tinuruan ko siyang magbilang, 1 to 5, ayun, nasabi naman niya kahit na bulol-bulol, ganun. Tapos, tuturo na rin siya, tapos tinuturo niya yung parang tinatouch niya yung mga gusto niya, ganun. Tapos, sinusuotan na siya ng short ng anak ko, tinuruan na siya. Ang napuna ko lang sa kanya ngayon, ay madali siyang turuan. Yun nga lang, medyo late pa rin siya sa pagsasalita, pero madali siyang nag-focus ngayon at marami siyang natutunan. Madali siyang turuan sa ngayon, kagaya ng paghuhubad ng short, tinuruan siya ng anak ko, tapos minsan natawa kami dahil tinuruan ko siya mag-pray, nakaganon din siya, tapos may mga sinasabi siya, hindi ko lang din maintindihan, ayun. Tapos, nagiging curious na siya sa mga bagay-bagay, ayan. Magaya ng dati, hindi niya pinapansin yung mga ilang bagay, pero ngayon, curious na siya, tsaka nilalaro na niya, ayun. Tapos, yun sa mga nagtatanong po pala na kung may bawal po sa autism, nasagot ko na rin po yan noong nakaraang video, kagaya nga ng sabi ko, ang nagpapatunay nito ay doktor din na meron talaga na bawal sa kanila. Maaring ito ay maka-apekto sa kanilang development o sa paglala ng isang batang may autism, yun nga po yung wheat and dairy product. Ang alam ko rin po, kasama rin po yung itlog. Yan, bawal sa kanila yan. At lahat ng uri ng pagkain na may halong milk
at wheat. Kaya yung wheat, ang ano niyan, alam naman natin yan, mga bread, ayan. Merong mga flour, ganyan. Basta po, bago nyo ibigay sa anak nyo, pwede naman pong search nyo sa ano, sa web, kung ano yung mga bagay na may mga halong wheat. Ayan. Ayan, may nagtanong rin po pala sa akin na kung bakit ko inihinto yung gatas. Nasagot ko, na rin po yan doon sa iba kong video. Dahil, yun nga, bawal ang milk sa bata. Dahil, meron silang abnormality sa pag-produce ng mga metal sa katawan na siyang nilalaman ng mga gatas, lalo na yung mga gatas na may mga booster. Ayan. Kaya bawal po sa... Doon sa mga nagtatanong po pala kung may autism ba yung anak nila, well, ulitin ko po uli, hindi po ako eksperto. Kasi po may nagtanong na isang mami din na yung anak niya daw hindi nagpapaikot ng gulong, hindi nag-i-stacking ng mga laruan, pero sinasakyan yung mga, yung kotse, yung kotse-kotsehan, sinasakyan daw naman, pero tsaka medyo nauutusan, pero ang problema ay hindi siya nagre-response sa kapag tinatawag yung pangalan niya, ganon. Ngayon, sabi ko nga, kung yan lang ang masasabi nyo sa ngayon, hindi po sapat na batayan yan kung may autism ang anak nyo o wala. Kasi, meron akong sister in Christ noon dati, na meron siyang anak na, ewan ko kung hindi ako nagkakamali, kung 4 to 5 years old na yung bata. Aligaso yung bata, parang hyper, ganun. Tapos, parang wala rin siyang naiintindihan. Tsaka isa pa, hindi pa siya nagsasalita, 4 years old na siya, o mahigit pa. Hindi siya nagsasalita, pero nung nabalitaan ko sa isa naming din na ka-sister in Christ, sabi niya, lumaki naman daw na normal yung bata. Tapos, nung na-curious ako, tinignan ko po yung pinaka-profile niya, nakita ko na normal nga yung bata, na may anak na siya ngayon, may asawa, tapos tinignan ko yung mga post niya, kung maayos naman, okay naman. Mga Inglesero pa nga eh. Parang may pinag-aralan yung ano na yung dating bata na yun. Ayan. Kaya yung mga doktor din, hindi rin sila basta-basta nagbibigay ng findings kasi nga, maari pang magbago, maari nagkamali lang yung niiwasan nila yung magkamali. Yun nga. Kasi may mga bata talaga, may pagkakaparehas ang typical na bata sa may OTC. Maraming pagkakaparehas. Pero ang worry nga ng lahat, yun nga, palaging late speech. Ang lalaki po kasi ay late speech talaga. Depende lang po kung may mga red flags po. Ang ibig sabihin ng red flags, eh yung mga pangit na pangitain o yung mga ginagawa ng hindi typical na bata. Yun yung ibig sabihin ng red flags. Yung mga, basta malalaman, alam nyo na yun. Ayun nga, hindi ko pa napapatingnan yung anak ko doon sa mga iba nagtatanong. Kung napatingnan ko na, hindi pa, nasabi ko na rin yan. Ngayon lang. Ayan. Ngayon sa mga nagtatanong po kung ilang taon daw ba nakakapagsalita ang mga batang may autism. Ayon po sa research ko at sa mga ibang pag-aaral na nabasa ko, pinakamababa pong edad na nagsasalita ang isang batang may autism, kung talaga makakapagsalita siya at madedevelop ang kanyang speech, ay 4 years old up to 7 years old. Ganyan. Meron po kasing nakakalungkot po sabihin na meron po kasing autism na non-verbal. Yung talagang hindi talaga kaya ng brain niya na madevelop yung kanyang pagsasalita. Yan po. Yan po ang bali pinaka kasi yung pamangkin ko rin na isa na pinaghinalaan din namin may autism kasi nga lumaki hindi napatingnan. Ang ano niya, nagsalita siya ng 7 years old na siya. Pero hanggang ngayon pa utal-utal pa rin siya, pero nakakapagsalita siya kahit papaano. Ganun po. Yun ayon sa pag-aaral. Ayan, may nagtanong rin po kung picky eater po ang aking anak. Well, ang masasabi ko po sa inyo, sa ngayon ay oo. Hindi ko po maintindihan kung dahil sa ang batang may autism po pala, yung medyo
sensitive sila pagdating sa pag-iipin. Hindi ko po alam kung dahil yun doon o dahil lumalaki na siya, nag-iiba na yung ano niya, nagiging ang ano ko po ngayon, hindi siya kumakain talaga. As in, minsan, 1 week mahigit, hindi siya kumakain ng kanin. Pero ang kagandahan po sa product na ginagamit ko ay kumpleto na siya. Kaya yung anak ko, kung mapapansin nyo sa mga video, hindi po siya pumapayat. Kasi yun po yung tulong ng relief at nung prutas na pinakakain ko. Na ginagawa kong pampadede sa kanya. Diba kapag ka ang isang pasyente ay nabebedridden o kaya wala siya sa vision, nakahiga lang siya, diba pinapakain natin sa ilong ng mga dinurog na prutas. Siguro po kaya ganun, kasi maganda po talaga ang naitutulong ng prutas. Pwede nyo rin pong samahan ng gulay, ayan, bahala na po kayo. Ang pwede nyo pong isama ay mga celery, ganyan, kasi malaki rin po ang natutulong ng celery sa batang may autism, ayan. Tsaka nga po pala, ang product na relief ay naka-focus po siya sa ano, sa pag re-repair ng mga nasirang cells, na kasi yung batang may autism ano eh, medyo yung mga cells nila may problema. Ngayon ang relief ay nakakatulong sa pag-construct ng mga nasirang cells tsaka yung mga bad cells na natanggal niya, kaya maganda. Ngayon, yung mga nagtatanong din, again, itong tanong na to ay, ano ang alternative sa gatas? Ayan, yung nakaraan ko pong video, ando dun po, bali, ang ginagawa ko po ay, bine-blender ko po lahat ng prutas, o hindi naman lahat, ibig sabihin ba, kung ano yung nabili kong prutas, o yung tama lang na pandede niya hanggang gabi, at papaumaga na, Bine-blender ko po yun. Hinahaluan ko po ng 1 scoop na relief na soya base ng now. Tapos, 2 kutsara na asukal. Tapos, hindi naman isang puno ng blender. Medyo hindi puno yung blender. Para naman lumasa siya. Tapos, nilalagyan ko ng 1 capsule ng Luna Rich na booster. Yun. Yung ano, yung now soya base milk ay 1 scoop. Pwede nyo pong ihalo siya. Nasa sa inyo na po kung hahati-hatiin nyo siya sa 1 araw. Ganon din po yung relief na capsule. Ang 1 capsule ay good for 1 day na. Yan, pwede nyo rin pong hati-hatiin kung lalagay nyo sa juice. Basta ang mahalaga po ay ma-consume yung 1 scoop ng soya base milk at yung capsule na 1 capsule a day. Ayan. Depende po sa inyo. Ayan. May benefits ba ang paglabas at paghalubilo ng batang may autism sa kanyang improvement? Yes. Ayan. Kasi po, nung mga nakaraan na medyo nagluwag tayo, pero ngayon nakakalungkot dahil balik na naman po tayo sa paghihigpit. Nung nilabas ko po yung anak ko, meron po ako nakitang another development sa kanya. Yung talagang tinitingnan niya yung mga ano niya, yung mga paligid niya, tinitingnan niya yung mga bata, ganun. Natutuwa siya sa mga bata, tapos tinitingnan niya yung mga tao, ganun. Kasi dati, totally wala. Walang nakikilala, walang naririnig, walang nakikita, ganun. Ganun siya kalala dati. Kaya nung maisipan ko na gawin nga yung mga bagay na dapat gawin o makakatulong sa kanila, doon siya unti-unting nag-improve. Sa tulong na rin ng mga ibang alternatibo o yung mga nasimulan ko na mga magagandang bagay na makakatulong sa kanila. Ayan. Nakikipaglaro ba o tumatawa ang batang may autism? Yes po. Ayan. Sa ngayon po, yung sa mga dahil nga sa mga alternatibo, talagang todo tawa siya. Nakikipaglaro po talaga, kaya hindi rin po natin masabi. Mga iba pang karakteristik ng mga batang may autism na napuno ko ngayon habang lumalaki yung anak ko ay nadadagdagan. Kung dati po, sensitive siya sa mga tunog, sa mga iba pang bagay. Ngayon, ang napansin ko sa kanya ay
parang ano rin, meron silang, yun nga nakasanayan, yun ang sinusundan nila. Diba sabi nga sa pagka may autism ang isang bata, meron silang mga yung paulit-ulit na ginagawa at paulit-ulit na nakakasanayan. Gaya ng minsan naobserbahan ko yan, nung binigyan kami ng friend ko ng isang pack ng Brit. Ayun, lagi ang kung dati lagi siyang naka-short, ang ginawa namin, pinag-brief namin kasi gusto kong gamitin yung binigay eh. Ang nangyari naman, ang napansin ko sa kanya, ayaw niya na mag-short, ganun. Parang nakasanayan niya na yung brief. Kaya ang nangyayari ngayon, natatawa kami, yung short niya, iniipit niya, tinataas niya, ginagawa niya yung brief, tinataas niya ganun. Kahit saan siya pumunta, kahit anong laro niya, nakataas yun lagi. Tapos pag may dadamputin siya, iniipit niya yung short niya para manatiling nakataas, ganun. Tapos ganun din sa ano sa t-shirt, magmula nung syempre yung uminit yung panahon dati nung nakaraan bago nagtag-ulan, ginagawa namin yan tuwing gabi, sinasandohan namin para kasi mainitin siya. Pagkasando, ayun na niya mag t-shirt naman ngayon. Nag-iiyak siya pag kalalagyan mo siya ng t-shirt tsaka short, ganun. Tapos kung ano yung nakasanayan niyang kainin sa ngayon, hinahanap-hanap niya yon, pero madali siyang magsawa. Yun, yung halimbawa, kakain siya ng pagkain na gustuhan niya ngayon, kinabukasan, pag sinubo mo yun, kasi yun lang ang kinain niya maghapon, pag kinabukasan, yun pa rin ay pinakain mo, ayaw niya na, madali siyang magsawa. Yun. Tapos, ano pa ba? Kasi ang pinipilit ko yung wag nating hayaang, kagaya nun, yung sinabi ko nga, sabi nga ng asawa ko, kailangan alternate. Mag-short, brief, short, brief, gano'n, t-shirt, sando, gano'n. Kasi meron nga silang paulit-ulit na gustong mangyari, yung tinatawag na daily routine. Ayon. Ayan, sa mga iba pong katanungan, pwede po kayong mag-comments dito sa aking YouTube channel, Sarah Yu Vlogs. At marami pong salamat sa mga na nagtatangkilik po sa aking videos at naway supportahan niyo po uli ako sa panibago na naman video sa susunod. Maraming salamat po. Again, thank you po and God bless.